Isa pong karangalan upang ipakilala sa inyo po ang ating panauhing tagapagsalita ngayong araw na ito upang italakay ang ating unang yugto na may pamagat na positibo ka ba? Kamusta ka sa panahon ng pandemya? Narito po ang kanyang maikling pagkakakilanlan. Siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education, Major in Speech and Theater Arts sa Philippine Normal University sa taong 2008 at kumuha ng units in Masters in Divinity sa Asian Seminary for Christian Ministries noong 2014 to 2015. Siya rin ang founder or CEO ng Rescue Kabataan Philippines simula pa noong 2015 na may layuning tulungan at paglingkuran ang mga kabataan sa mga isyung droga, bisyo, sexual na pang-aabuso, pornography, wrong relationships at suicide. Motivational speaker rin ng iba't ibang seminar patungkol sa mental health and youth programs. Isa ring full-time church worker and campus missionary at college and high school educator sa loob ng 7 taon. Noong 2018, nabigyan din siya ng oportunidad na magkaroon ng partnership sa DepEd at sa ating City Schools Division of Dasmariñas upang ibahagi sa 3 piloting public schools ang kanyang programa. At mapalad po ang ating paaralan dahil sa 3 piloting schools na to sa ating division, tayo lang po ang nakapagtapos ng 8 sessions ng kanilang programa. Nakilala at napanood rin sa iba't ibang programa ng telebisyon ang kwento ng kanyang buhay at naging inspirasyon sa nakararami, gaya sa 700 Club Asia, 2018 ABS-CBN Maalaala Mo Kaya titled The Prodigal Daughter, at ang latest sa Kapuso Mo Jessica Soho na tampok ang kasaysayan ng Rescue Kabataan at ang kanyang kasal. Nakatanggap din siya ng parangal bilang Best Volunteer Story sa ginanap na World Festival Youth and Students sa Sochi, Russia. Isang masaya at buting asawa na ni Sir Patrick at ina sa kanyang anak na si Julian. Isang tapat na lingkod na may puso sa mga kabataan. Ang Ate Abby namin sa Rescue Kabataan. Bigyan po natin ng virtual clap ang ating panauhing tagapagsalita ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Ma'am Abegail-Mesa Raymundo. Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Salamat sa masaya at mainit na pagtanggap, pag-welcome. It's been a long time. Medyo matagal na akong hindi nakabisita sa Paliparan, particularly in Cavite since kami po ay nakatira na sa Rizal Province. At kung kayo, by the way, before ako mag-greet, kung hindi malinaw ang aking audio, kindly comment. You can comment sa Facebook Live ninyo or dito po sa, by the way, students, kasi may Google Meet kami dito kasama ninyo mga guro. Paki-message nyo lang po ako dito kung may problem sa audio. At maraming salamat, especially kay Ma'am Glo, kay Sir Isagani, sa lahat ng mga teachers, sa lahat po ng mga staff na bumuo ng program na to. You know what? This program is something that we cannot, parang we cannot set aside. This has been an alarming issue, not only in Paliparan, but all over the Philippines. Not only in the Philippines, but all over the world. At marami pong salamat sa pagbibigay ng opportunity na to. Ako po mismo ay natututo at patuloy na natututo at patuloy na matututo sa on how we can deal disappointments and depression and even yung suicidal thoughts, suicidal gestures, and the attempts. Okay? Inunahan po na po kasi doon papunta po ang ating pagkwekwentuhan ngayong araw na ito. So, students, if you have questions, if you have reactions, paki-message yan, paki-comment yan sa inyong FB Live. Pero again, sabi nga kanina ni Sir, wag sanang puro kalokohan lang. It's not time for us sa mga
rants, sa mga yung mga empty jokes, okay, empty words. Let's take this seriously, but at the same time, we're gonna enjoy learning today, okay? So, para sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Ate Abigail Raymundo. So, I'm the founder of Rescue Kabataan Philippines. At ngayon, pag-uusapan natin 3Ds. 3D, okay? Kung ikaw ay nakapanood na ng 3D movie, malamang naiintindihan mo kung bakit 3D, di ba? As if, actually, hindi lang 3D ngayon, di ba? Meron ng 4D. Hindi ko alam kung ano pa yung mga sumunod pa doon. Okay? Pero 3D, nung una ako nakapanood ng 3D, grabe, mangang-mangha ako. Pero may 3D tayo sa buhay na nakakalunod, okay? Nakakalunod, but at the same time, kailangan natin harapin. At ito ang 3D na pag-uusapan natin ngayon. And that is dealing with disappointments and depression. Tatlong D, okay? Na mabigat na pangyayari sa kasalukuyan na society sa bansa natin ngayon, okay? Pero bago ko maging seryoso, mga kabataan, may tanong ako sa inyo. I-comment down below. Kailan ka huling nakapagsanggipsal? Ayan. Pati po sa mga teachers dyan, ha? Kailan ka huling nakapagsanggipsal? Okay? Oo, sige. Bukod sa sanggipsal, kailan mo huling nakausap si crush? Naks, mga ganyan ang mga gustong usapan ng mga estudyante. Kailan mo huling nakausap si crush? Bukod doon, para naman sa mga... Kung merong nanonood tayo dahil naka-FB live tayo, baka may nanonood yung mga magulang, pakitanong nga po yung anak nyo, kailan sila huling naglinis ng bahay kahit na hindi inuutusan? Yan ang mga gustong topic ng magulang. Kailan ka huling naglinis ng bahay kahit hindi ka inuutusan? O kailan ka huling nagmahal? Grabe, di ba? Mula sa paglilinis ng bahay, ngayon naman sa pagmamahal, kailan ka huling nagmahal? Ate Abby, bakit kailangan natin pag-usapan yan? Pandemya na, pagmamahal pa rin. Akalain nyo, mga kabataan, ngayong pandemic, hindi, nakakaloka, okay? Pero ang daming umusbong na pagmamahalan. Yung iba, pagmamahalan na wala sa panahon, okay? Pagmamahalan na wala sa tamang panahon, sa tamang oras at panahon. Pero kaya ko naitanong yan kasi ang susunod na tanong ko ay may kinalaman sa pagmamahal. Kailan ka huling nasaktan? Grabe naman. At Abby, kanina lang kasi sabi niya kami na yung pala hindi pa. Oh, okay. Okay, next. Kailan ka huling ngumiti ng totoo? Sakit naman. Sakit naman nun, Ate Abby. Kailan ako huling ngumiti ng totoo? Next, kailan ka huling na-disappoint? Yan na, papunta na tayo sa topic. Kailan ka huling na-disappoint? Okay? Maaring meron sa atin, sasabihin, kanina lang, Ate Abby, paggising ko kasi akala ko may pagkain yung pala, wala pa. Aba, attitude, okay? Akala ko kasi, Ate Abby, hotdog. Yung pala tuyo na naman, okay? Yung mga magulang na nanonood sa atin ngayon, yung mga teachers na kasama natin ngayon, kailan po kayo huling na-disappoint? Pwedeng masabi nyo, kanina lang kasi akala ko niligpit na higaan ng anak ko, kaso tamad pa rin pala. Okay? Kanina lang, kasi sabi niya, Ate Abby, mag-good morning siya. Pero eto na naman, ako na naman yung nag-good morning sa kanya. Ah, okay. Kanina lang, Ate Abby, kasi pagising ko, wala man lang text. Pagising ko, Ate Abby, wala man lang like yung post ko kagabi. Okay? Well, so naging programa natin ngayong araw na to ng Paliparan National High School, sure ka na hindi ka madi-disappoint. Kaya, ulitin ko, we encourage you to comment down below or your questions and realizations, yung mga napagtanto mo habang nakikinig ka. Comment down below yan sa inyong FB Live. Aminin natin, especially mga estudyanteng nanonood ngayon, may mga araw talagang hindi tayo okay or what we call not so great days. May mga araw na frustrated tayo, may mga araw na disappointed tayo, wala tayo sa mood. And let me tell you, my friends, parte yan ng journey natin. It's part of our journey. But, there's a big but, okay? Pero kung araw-araw ka ng ganyan, araw-araw ka ng na-disappoint, araw-araw kang discouraged, araw-araw kang pinagsakluban ng mundo, aba, teka lang, pag-usapan natin yan. Kayo ba, nakaranas na kayo ng ganito, mga kaibigan? Diba, before pandemic, maaaring nakapag-road trip na tayo, okay? Tapos may kasama tayong tanong ng tanong, o may kaibigan ka tanong ng tanong sa'yo, uy, malapit na ba tayo?
Andun na ba tayo? Asan na, asan na? Ilang minuto pa, okay? Tapos, di ba pag nalaman niya na malayo pa, di ba makikita mo sa mukha niya, ay, ano ba yan? Tagal naman. Di ba nakaka-disappoint yung antagal-tagal, tapos yung akala mong lapit na pero malayo pa rin pala. Okay? Ano pa? Like sa ating bahay, di ba yung nakakain, especially sa ating mga magulang, nakakalinis mo pa lang, tapos biglang pagtingin mo, paglingon mo, kalat na naman. Alin pa sa mga estudyante, yung nag-review ka ng todo, kasi yung lahat ng ni-review mo, hindi yun yung tanong. Okay? Yung lahat ng ni-review mo, yung lahat ng pinaghirapan mo, lahat yun wala sa exam. Yung sabi ko nga kanina, okay, maraming bagay na nakaka-disappoint. At madalas sa atin, kahit mga bata pa, sinasabi na nila, I'm so disappointed with my life. Marami sa atin, may mga dinadala ngayong araw na to na disappointments sa life. Andyan yung akala natin matatapos na tong pandemic, kaso na-extend yung quarantine. Yung akala mo, sapat na yung grades na nabigay mo, yung pala, hindi pa. Akala mo, sapat na yung pagmamahal na nabigay mo, yung pala, hindi pa. Okay? At marami din sa atin, okay, don't get me wrong, ha? Gusto ko balansehin natin. Marami din sa atin, nakaka-disappoint tayo pagdating sa hindi pagsunod at pakikipag-coordinate sa ating mga local government units, pagsunod sa ating mga school teachers, sa ating principal, sa ating mga authorities. Just to make this balance, sabi ko nga, marami sa atin ang may mga disappointments, pero marami din tayong nagawa o nagagawa na nakaka-disappoint. Okay, aminin natin yan. Pero today, we'll focus on how can someone like us can overcome our own disappointments. Tayo muna sa sarili natin. Huwag ka muna magturo ng ibang tao. Huwag mo ituro yung katabi mo, yung kapatid mo, yung teacher mo, yung co-teacher mo, o yung magulang mo. It's all about us. How can we overcome our own disappointments? Narinig nyo na ba tong phrase na to? Sabi, when life gives you lemons, When life gives you lemons, make lemonade. Okay? So, ibig sabihin, i-maximize mo yung lemons na binigay sa'yo. Kaya lang, marami sa atin, instead na gumawa ng lemonade, nagmamaasim sa buhay. Nagmamaasim sa sitwasyon ng buhay. At tingnan nyo, yung kasama nyo sa bahay, nagmamaasim ba? Okay? O, wag mo nang ituro, okay? Tungkol nga muna to sa'yo, eh. Tingnan mo lang, pero wag mo nang ituro, okay? Now, Ate Abby, ano bang meaning ng disappointment? Okay, sabi sa Google at saka sa dictionary, ang disappointment means sadness or displeasure caused by the non-fulfillment of one's hopes or expectations. May in-expect, kaya lang hindi nangyari. May hinope, okay? Kaya lang hindi nangyari. Okay? Sadness, regret, sorrow, or dismay. May pagkadismaya, may panghihinayang, at may matinding kalungkutan. Yan ang meaning ng disappointment. When disappointments come your way in life, it is easy to blame yourself, yung sarili natin, or others. Or, pwede naman, maraming gumagawa nito, maraming naka-experience nito, both. Sinisisi mo yung sarili mo, sinisisi mo rin yung ibang tao. Pag na-disappoint tayo, parang hirap kumilos o gumawa or kahit mag-isip nga lang eh ng susunod na actions or susunod na step. Bakit? Kasi nahihirapan din tayong i-identify talaga kung ano yung pinaka-cause ng pagka-disappoint natin. And that's the sad reality. Disappointment is often an emotional response to our own failure or someone else's. Okay? To achieve a desire, hope, dream, or goal. And mga kabataan, the sad thing about this can lead to losing faith in someone on whom we are depending. Perhaps ito yung mga tao na mahal mo, pinagkakatiwalaan mo, kaya lang na-disappoint kami, nagawa. Merong silang mga bagay na hindi nagawa para sa'yo. And yun yung sinasabi na nawalan na ako ng tiwala sa taong yan. Ayoko nang magtiwala pa. Yan, mga ganyang linyahan, Ate Abby. Okay, ayoko nang magtiwala pa. Disappointment is inevitable. Ano yung inevitable, Ate Abigail? Ano ang meaning ng inevitable? Meaning, it is certain to happen. It's unavoidable. Hindi mo siya maiiwasan. It is
happening and it is going to happen. Okay, mga kabataan, it is sad to say that according sa naging meeting namin couple of years ago ng United Nations, this generation, okay, this generation they have a hard time in coping with realities in life. Ibig sabihin, kapag na-disappoint sila, pag na-discourage sila, konting pitik lang ng buhay, okay, ayoko na. Give up. Okay? And marami sa atin, kapag nag-give up, ang laging solution is to end our life. Okay? And that's part nung sinasabi ko kanina na nagsisimula siya sa maliit na disappointment, palaki ng palaki, hanggang sa sasabog ka na. Okay? Sabi ko nga kanina, marami sa atin, nawalan ka ng tiwala sa tao, ayaw mo na mag-open up, ayaw mo na mag-share, ayaw mo na mag-try, kasi na-disappoint ka na. Pero mga estudyante, mga kabataan, sasabihin sa inyo to ni Ate Abby, okay? Disappointments is unavoidable. Hindi mo siya maiiwasan. Meron at merong makaka-disappoint sa atin. Especially now, na ang tagal natin kasama ang ating mga pamilya. Diba? Marami sa atin, hindi naman natin nakakasama halos ang pamilya natin. Nag-pandemic. Wala kang choice. So, lahat ng topak lumabas. Diba? Lahat ng mga attitude na hindi pa nakikita before lumabas. So ano pa? Ano pa ang nakaka-disappoint? Mag-open ka nga lang ng social media. Ang dami ng nakaka-disappoint na posts, videos, bashing, ranting, etc. So Ate Abby, ano-ano nga ba mga possible reasons bakit tayo na-disappoint? This morning, I'll give you 3 basic possible reasons kung bakit tayo na-disappoint. And by the way, yung sinasabi ko ngayon, meron akong prepare na maikling version na to at mabibigyan kayo ng copy. Bahala na sila Sir Isagani or sila Ma'am Glo na ibigay yung copy na yon, okay? But if you want to jot down notes, it's okay habang nanonood kayo. Ano-ano nga ba mga possible reasons bakit tayo na-disappoint? Number one, hindi nagawa ang inaasahan nating dapat gawin ng ibang tao para sa atin. So, para sa atin, pero may in-expect tayo from others. Lalo na kapag ang mga taong ito ay yung mga taong mahal natin o malapit sa atin. Di ba kaya nga nauso yung mga linyahan na kapag ibang tao, kaya ko eh. Pero pag pamilya, ang gumawa sa akin, ang hirap eh. Ang hirap patawarin. Ang hirap na pagbigyan ulit. Ang hirap na magtiwala ulit. Kasi kapamilya mo eh. Kasi kakilala ka eh. Kaibigan ka eh. So, dapat alam na nila kung anong gusto ko. Yung mga ganyan. Okay? Example. Yung kayo mga estudyante, ini-expect mo na i-encourage ka ng magulang mo. Ini-expect mo na bibigyan ka ng papuri kasi ang feeling mo, ang ganda naman talaga nung naging performance mo. Feeling talagang nakikita mo na nag-improve ka, hindi mo nakuha. Hindi ka na-encourage. Hindi ka napuri. Okay? So yun na. Pwedeng magsimula ang discouragement. And hindi lang 'yon. Kapag nag-expect tayo sa ibang tao na inaasahan natin na mamahalin nila tayo in return, pero hindi. Di ba? May minahal ka, pero in return, hindi ka minahal. Ouch. Sakit naman, Te Abby. Okay? By the way, I'm not only referring doon sa opposite sex na love. I'm also referring doon sa family, sa loob ng pamilya, sa loob ng magkakaibigan, yung grabe naman yung effort na binigay mo, kaya lang, ba't ganun? Ba't di niya masukulian? May inaasahan akong gawin yan dapat para sa akin, kaya lang wala. Okay? Kaya dumarating nga sa point na sabi ko nga kanina, nawawalan tayo ng tiwala sa mga taong iyon. Okay? Now, that's number one. Hindi nagawa ang inaasahan nating dapat gawin ng ibang tao para sa atin. Number two, hindi na-achieve yung result na gusto natin from our desires, our hopes, our dream, our goal. Ito ang masakit, kabataan. Meron tayong result. Meron tayong gustong ma-achieve na result from our expected time. At ito yung masakit. Yung hindi mo nakuha yung gusto mong resulta sa ine-expect mong time. Example, okay? At the age of 18, meron na akong ganito. Meron na akong iPhone
kung ano mang iPhone yun, okay? Dapat may laptop na ako. Dapat at the age of 23, dapat may sarili na akong bahay. Dapat may sarili na akong sasakyan. Dapat at the age of 25, makapag-asawa na ako. Dapat at the age of ganito, makapag-propose na ako. Dapat at the age of ganyan, magkaroon na ako, maging millionaire na ako. So, ang dami nating ine-expect sa gusto nating resulta, pero paano pag hindi nangyari sa ine-expect nating time? At marami sa atin, kapag hindi nangyari yung sa ine-expect nating time, tinatag natin to na failure. Sarili nating failure. Hindi lang, we tag this as our own failures, we tag this as our frustrations, kasi nga, expectations versus reality. Okay? Alam nyo, example ko yung sarili ko. Nung teenager ako, nag-goal ako na dapat at the age of 20, dapat at the age of 20 may asawa na ako. Dapat at the age of 21 ay meron na akong nakapagbigay na ako sa aking nanay ng allowance. Tapos meron pa akong dream noon. Dapat dahil may asawa na ako, dapat at the age of 23 may ganito na kami, ganyan. Lahat yun hindi nangyari, okay? So, in-expect kong iba ang plano ni Lord. And take note, mga kabataan, ha? Take note, hindi ako nakipag-cooperate sa plano ni Lord sa akin. Boy, you probably know my story. Hindi ako matino at the age of 20. Nasa kadiliman pa rin ako at the age of 20. I started to commit myself to the Lord at the age of 23. So, na-delay. Nakapag-asawa ako at the age of 30 na. Okay, so paano kapag ganun? Hindi natupad yung pinaplano mo sa expected time mo. So, are you going to give up already? So, yun yung number two, ha? Possible reasons kung bakit na-disappoint. Hindi na-achieve yung result na gusto natin from our expected time. Okay, yan yung nagagaling frustration at feeling mo failure ka. Number three, when we are being hurt, even by the people whom we do not even know. Even by people whom we do not know. Ito yung mga example, ah, sa social media. Maraming ganyan. Hindi mo sila kilala pero ibabash ka. Maraming, halimbawa, hindi mo naman sila personally kakilala pero ang dami sinasabi against you. Okay, so nakaka-discourage yan. Yung parang, wala ba akong kwenta? Ipis lang ba ako na pwedeng tapak-tapakan? Wow, ganyan, okay? At hindi lang yan, yung number three. Two big words ang number three, okay, na pwedeng makadisappoint sa atin. Hurts and regrets. Dahil nasasaktan tayo, nag-iisip na tayo ngayon ng mga bagay na pinagsisisihan natin. Yung mababanggit mo na lang sa sarili mo na nakaka-disappoint ang life na to. This life is so unfair. Pinagsisisihan ko kasi kung ganto kung mas nag-ipon ako, siguro ngayon may mapanggastos kami. And dahil dun sa regret na yon, instead na kumilos ka, may gawin ka, napaparalyze ka ng disappointments mo. Okay? Hurts and regrets, dalawang words na malakas makadisappoint sa atin. Example ko po sa mga teachers natin na nanonood sa atin ngayon, yung recent attacks na nangyari, remember that? Yung sa FB, yung tinira yung mga teachers, ating mga educators, that kind of hurt can add up to our disappointments in life. To the point na sasabi na, we don't deserve that. Hindi mo kami kilala, hindi mo alam kung ano yung ginagawa namin para sa mga estudyante, how we lay down our lives, our efforts, our time, and everything for our students. To the point na ma-feel natin na, gabi, it's not worth it. Nakaka-disappoint as ganyan pa yung marinig ko. Okay? Maraming mga hurtful words na pwedeng mabato sa atin, hurtful actions na pwedeng magawa sa atin. At dahil doon, pwede na tayong mabox sa sarili nating disappointments. Now, and you know what, mga kabataan, if we will not be able to handle our disappointments in life, that can be one of the factors that can lead to depression. So, pupunta na ako sa isa pang D, depression. Since we have a lot of disappointments in life, especially now, we thirst for hope. Alam mo yon yung maraming kabataan magsasabi, may pag-asa pa ba? Parang there is uncertainty. Saan tayo papunta? Alam niyo ako, students, hindi na ako kabataan, pero
may uncertainty, especially nangyari itong pandemic. Saan na? Saan papunta? Ano na mangyayari? May hope pa ba? Okay? Of course, there are things that I cannot share. Okay? Pero yung generally, may ganung thought. Eh, how much more? Halimbawa, kung meron ka matindi pinagdadaanan ngayon at nanonood ka, and you have that thirst, uhaw na uhaw ka sa pag-asa. Ate Abby, meron pa bang hope? Yes, ang sagot. Pero bibitinin ko muna kayo kung paano natin makikita yung hope na yun at madedefeat yung disappointments at depression natin. Maybe ikaw na nanonood ngayon, dumating ka na sa point na na-depressed ka or currently depressed ka. Okay? At pwede ding nanonood ka ngayon at ayaw mong maranasan yung kinukwento ko sa inyo ngayon. Ayaw mo nang dumating ka pa sa point. Sabi nga nila, sabi sa isang study, walang pinipili ang depression. At dahil araw-araw na may mga disappointments tayo sa life, pwedeng ma-encounter natin, the more na prone tayo, we are prone to encounter depression. Kasi magkapatid sila. Madalas, kapag na-disappoint tayo at hindi natin to na-deal, then unti-unti, hindi mo na mamalayan, papunta na tayo sa depression. According sa WHO or World Health Organization, 264 million people ang may depression. Okay? And this current situation, itong nangyari sa atin, itong pandemic, revealed so much message to us. Ano yun? Imagine na, doon sa recent report ng WHO, mas tumaas pa ang depression dahil sa pandemic. Ibig sabihin, mas tumindi. Okay? Mas tumindi yung data na meron sila pagdating sa depression. And hindi lang yun, pagdating sa suicide. Bakit? Dahil marami sa atin, we felt so hopeless. Okay, or even wondering yung direction nga. And sabi ko nga kanina, dumoble yung hope cases ng suicide kasi feeling mo wala ka ng worth. Feeling mo it's the end. I remember one of my friends called me and asked for help kasi he is working sa local government unit and may nag-suicide doon sa kung doon sa municipality nila, and the cause of his of yung suicide ng tao na yon ay dahil nawalan siya ng trabaho. And sabi ko nga, hindi yun one day process. Okay, hindi yun one day process. And pwedeng na disappoint mo na yung lalaki nung nawalan siya ng trabaho, and then hindi yun na deal, na discourage siya, nagwonder siya kung may future pa siya, nagkaroon siya ng anxiety, worry, frustration, hopelessness, and then boom. Ang suicide is not a one day process. It's a long process. At kung hindi mo siya madideal at kung hindi mo kayang i-share sa iba, then sasabog siya. Okay? Sasabog siya, and then, honestly, mga kabataan, walang nananalo sa suicide. Walang panalo sa suicide. I want you to listen to this. Depression, okay, is a mental state associated with loss of interest. Nawawalan ka ng interest, feeling mo ng helplessness, na feeling mo wala namang pwedeng tumulong sa'yo, kahit na ang dami-daming tumutulong sa'yo or gustong tumulong sa'yo. And then worthlessness, ibig sabihin yun yung sinasabi ko kanina, feeling mo wala ka ng worth, and tumataas yung level of anxiety mo. So paki-check kung nandun ka sa level na gato, even po ang ating mga teachers, then please, huwag kang mahiya na mag-seek ng help. Okay? I don't need you to parang post it sa FB. Actually, it's not healthy. Okay? Choose a person who can be your accountability partner. Huwag kang magkwento kung kani-kanino. Mamili ka lang ng isa, dalawa na tao na pwede mong mapagkwentuhan ng pinagdadaanan mo. If hindi matreat ang ating depression, sinasabi ko nga kanina, this can lead to actual suicide. Extreme cases, actual suicide. By the way po, hindi natin pwedeng tawagin na halimbawa ang isang tao na nag-commit ng suicide, namatay siya because of suicide, hindi natin siya pwedeng tawagin na successful suicide. We just call it completed. Okay, kasi there's no success in suicide. Okay, completed. Kayong mga kabataan ngayon, if you are thinking of, let's say, gusto ko nang tapusin ang buhay ko, gusto ko na lang mawala sa mundong to, that is a suicidal thought. And you need also a help.
kung ikaw ay may ginagawa na ngayon na you cut yourself or nagtatry ka magbiti or nagtatry kang uminom ng kung ano-ano, that is already a suicidal gesture. So, patindi na ng patindi hanggang sa magawa mo na siya. Suicidal act na. At yun nga ang worst, complete. Ibig sabihin, natapos at namatay siya sa suicide. So mga kabataan, why do I need to discuss all of this? Alam nyo, hindi na to parang bago sa atin. Mayaman, mayaman, challenging ang situation, may pinag-aralin, hindi nakatapos, sikat, hindi sikat, wala akong pinipili ang suicide. Okay? Now, according ulit sa WHO, close to 800,000 people die to suicide every year. And believe it or not, alam niyo po ba na ang suicide is the third leading cause of death sa 15 to 19 years old. Okay? Nakabataan. At ang masaklap po dito, okay? So 3,000 people worldwide take their own lives every day. Kanina sabi natin 800,000 a year, pero nagkaroon din ng study na nasa 3,000 na tao na ang nag-suicide every day. So ibig sabihin noon, suicide case every 40 seconds. Intindi, no? At dito po sa Pilipinas, ito ang masakit na katotohanan. It's very alarming dahil ang depression is becoming as prevalent as common colds o yung sipon. Okay, parang normal, parang yung bilang, kasi nasa around 3.3 million Filipinos po ang nasa data recently na nag-undergo ng depression. And imagine that, halos ka-level niya yung data ng nakakaranas ng lagnat, ng yun nga, common colds. Okay, so imagine, para bang nagiging trend na, normal ba ang pag-suicide? Normal ba ang depression? Para bang nagiging trend? Nangyari to even before na sa isang lugar may nag-suicide na isang kabataan at dahil nalaman ng iba, nakita nila na oh, pwede ko palang gawin to ah, o di ganoon na lang din gawin ko sa buhay ko. Kabataan, suicide is not a trend. Okay? Suicide should never be a trend. It is something that we need to act on it and cut it. Cut that thought na pwede siyang maging trend. Okay. And during this pandemic, bakit tumaas ang suicide rate natin and depression? Ito yung moment na hindi ka makalabas with your friends. Ito yung moment na wala kang choice, family ang kausap mo. At ito din yung moment na kung dati, kapag nadi-discourage ka, pag nalulungkot ka, makakagawa ka ng ibang bagay, like for example, pwede kang mag-mall, pwede kang manood ng scene, pwede kang mag-kwek-kwek sa kanto, just to cover or ease yung to hide yung struggle na meron ka. Pero dahil ngayon, nasa bahay lang tayo, hindi mo yun magawa. The more na nagmamanifest sa sarili natin, yung discouragement and depression. And maybe, some of us are used in hiding it. Maybe sanay na tayong itago ito. Sanay na sanay ka ng ngumiti ng ngiting hindi totoo. As I always say in Rescue Kabataan, it is easy to fake that outside you're okay, but deep inside you are not. But during this pandemic, we have the reality, a tough reality. Yes, you can post sa social media na okay ka. Pwede kang mag-TikTok all you want, di ba? IG, YouTube, pero pagbaba mo ng phone, di ba? Ang saya-saya mo. Okay? Todo, bida-bida. Okay? Pero pagbaba mo ng phone, back to reality. And that is a sad, sad, sad happening now in our society. And the truth is, depression can steal our happiness. It can steal our happiness, mga kabataan. Especially kung ang happiness mo ay nakabase sa tao, sa number of likes, sa number of views, sa status mo sa buhay, sa gobyerno, sa material na bagay, sa mga tao sa paligid mo, sa social media. These are all temporary happiness. These are all temporary happiness. Kaya kapag na-hit ka ng disappointments, na nag-lead sa depression, boom, lahat, useless. Okay? This pandemic taught us
that all we have will never be enough to bring not only happiness but joy. Lahat ng meron tayo ngayon, these are all temporary, and this cannot lead us to that joy. Okay, I'm not speaking about happiness, joy. Mamaya, explain ko bakit, Ate Abby, but hindi lang happiness. Okay? Then, Ate Abby, we want that joy. Yung joy na sinasabi, of course, we want that hope. How? Kung disappointment pa lang, disappointment stage pa lang, eh surrender na tayo. Again, sabi ko po kanina, disappointment is inevitable. Ibig sabihin, hindi siya maiiwasan. Mangyayari at mangyayari siya every day. The question is, when we experience disappointments, how do we respond? That's the biggest question for us this morning. How do we respond? Do we respond by finding fault with ourselves? Yan talaga kasi, wala ka talagang alam eh. Wala ka talaga. Wala ka ng kwenta. Wala ka ng pag-asa. Do we find fault with ourselves? Or do you look around for someone else to blame? Kasi yung tatay ko eh. Kasi yung nanay ko eh. Wala talaga. Wala talagang ano tong pamilya ko. Hindi, siya kasi yung kaibigan ko eh. Yung ex ko kasi. Yung teacher ko kasi. Yung co-faculty ko kasi. Yung gobyerno kasi. Do we look for someone else to blame? Many people, including me before, okay, feel defeated and let down by circumstances. But, I want you to remember this, kabataan, but the way a person responds can make all the difference. Uulitin ko yon, okay? Hindi tayo ligtas sa challenges, circumstances, sa trials in life. But the way we respond can make all the difference. That's the game changer, how we respond. Now, our frustrations, our disappointments can either be an opportunity for us to grow or a distraction to us. Pwede mong gamitin yung disappointments mo para mag-grow ka, or pwede ito ang maging dahilan kung bakit ka natitigil sa buhay. Pumili ka. Sana kabataan ang piliin mo. Yung disappointments mo and discouragements mo ay gamitin mo na opportunity para mag-grow ka. Okay? Sige, Ate Abby, kung ganun, eh, paano? Paano ko madidefeat ang disappointments sa life ko? Okay? Kung araw-araw meron, pero paano ko siya madideal? Okay. Now, tatlo lang pong points ngayong umaga to. Number one, double R. Right response. Okay? Right response. Asking yourself and the Lord, wait, okay, na-disappoint ako. Okay, na-discourage ako. A right response to disappointment begins with resisting the natural tendency toward bitterness. Ano pong ibig sabihin nun? Ang unang-una mong gagawin ay huwag kang maging bitter. Ouch. Hirap, no? Ang hirap talaga. Ako po personally, ang hirap niyan, yung aspeto na yan. Paano ka magre-respond sa taong naka-disappoint sa'yo, naka-discourage sa'yo, siya yung naging dahilan kung bakit ka ganyan? Paano ka hindi magiging bitter? Okay? And that's a challenge for us this morning. If someone else was involved in the situation, merong tao na naging dahilan nga kung bakit ka na-disappoint, don't be quick to judge his or her conduct. Huwag ka muna agad manguna na, ang kaya yan, ganyan kasi talagang ano, pariwarayan eh. Alam mo, damay-damay yan, kaya niya ginawa. Okay? We cannot fully understand what is going on in others' lives or what motivates them to act as they do. Okay? Mag-focus ka kung paano ka magre-respond. And this is my challenge to all of you, especially students. My response can either make or break me. Your response can make you into a better person, into the best version of yourself, or your response can break you. Ibig sabihin, can bring up the worst in you. So choose that your response can make you into the best version of yourself. Again, another thing, my response can either lead me to the best path that God wants me to have or to a destructive path. And madalas, marami sa nangyayari ngayon sa ating mga kabataan, kapag ka na-disappoint tayo, kapag na-discourage tayo, ang respond natin, okay, ayoko na. And that path
leads to destruction, and that path leads to suicide, and that path leads to ending our life, our purpose in life. Right response, okay? So that's number one. Number two, make a choice. Choice, okay? So ulitin ko, number one, right response. Number two, make a choice. Ano yung choice, Ate Abigail? To do what is the right thing to do. Choice ba yun? Walang iba? Okay, isa lang. To do what is the right thing to do. And that should be our choice. Okay? To do what is the right thing to do. Kahit hindi mo feel, kahit hindi natin feel, we need to choose yung option na mas makakabuti sa atin. Aminin natin, may mga araw na parang we don't feel loving that person. We don't feel liking that person. We don't feel obeying to our authorities. We don't feel respecting our parents. But come on, guys. Make a choice to do what is the right thing to do. Kaya nga, unang-una muna, ayusin mo yung response mo. Pangalawa, dahil ayusin mo yung response mo, then you can make a choice. That is the right choice to do what is the right thing to do. Disappointments are unavoidable. But for us to be discouraged, it is our choice. Ulitin ko po yun, especially sa ating mga guro. Okay? Disappointments are unavoidable. But for us to be discouraged, it is our choice. Choice mo yan. Kung magpapabox ka sa discouragement, choice mo yan. Kung manlulumo ka, wala kang gagawin para i-push yung sarili mo, choice mo yan kung hindi ka mag-aaral ng maayos. Choice mo yan kung sasagot ka sa magulang mo, kung magre-rebelde ka, kung hindi ka susunod sa teachers mo. Choice mo lahat yan. It is our choice. Okay? So that is number two. Number one, right response. Number two, make a choice. And then number three, this is the final step, encouragement for all of us. Keep focused and keep going. Okay? Keep focused and keep going. Ate Abigail, maraming beses na naming narinig yan. And paulit-ulit na lang yan. Okay? But you know what? I want you to give this a chance for yourself. Not for me, not for your teachers, not for your for your family, not for your friends, but for yourself. For you to see, bakit kailangan kong mag-keep going. Okay? I want you to remember this, kabataan. Tayong lahat, we are prone to dwell on our hurts. Okay? And yung mga harm na dumating sa buhay natin. That is why ang disappointments are destructive, nakakasira ng buhay. Kasi ganun tayo, prone tayo na mag-focus dun sa hurts. Prone tayo na mag-focus dun sa nangyaring pangit sa buhay natin. Pero ano ang challenge? Keep focus and keep going. Saan ka mag-focus? Focus on God's plan for you. And focus on God's higher purpose for your life, in your life. And that is the only reason why you can keep on going. Example, basic example. Halimbawa, hirap ka sa internet, estudyante, okay? So dahil ba hirap ka na sa internet, hirap ka sa module, stop na ang pag-aaral, ayaw mo na mag-aaral na maayos, lulukuhin mo na lang yung pag-aaral, hindi ka na lang susunod, dahil lang nahirapan ka mag-adjust sa module? No, students. Yung number three, ang meaning nito, okay, hirap ka sa internet, okay, hirap ka sa module, pero I know my higher purpose in life. My higher purpose is to study well no matter what. Kahit dumating sa point, Ate Abby, na kailangan mag-extend ako ng another hour para makapag-aral ako ng maayos. Kahit Ate Abby, makisuyo ako sa kapitbahay namin na may mas malakas na internet connection, I will keep on studying because that is my higher purpose, to study well no matter what. Remember, students, not only to study, but to study well no matter what. Okay? Keep focused and keep going. And that is your higher purpose. Habang nag-aaral ka, mag-aaral ka ng maayos. Sabi ko nga, di ba, special sa mga kababaihan, huwag ka munang kumerengkeng. Mag-aral muna ng maayos. Okay? Okay. Example po sa ating mga guro na nanonood ngayon. My higher purpose is to teach and be God's instrument in molding this generation. Oo, nasaktan ako. Oo, nabastos ako. Oo, talagang hindi tama yung ginawa. I was deeply offended. But I will make a choice not to falter, but to keep
going. Oh, ang hirap, ang daming adjustments. Alam niyo po, nakikita ko po yan dito po sa DepEd Rizal, sobrang daming adjustments, di ba? Yung pagpiprint ng module, yung pagre-revise ng mga module, etc. Tapos ang daming pang makikita mga reklamo na hindi nakakatulong, nakapag-boost ng confidence ng mga teachers. Pwede tayong ma-offend. But I will make a choice that I will keep on going because this is my higher purpose in life. Mga kabataan, paaring nasaktan ka sa nasabi sa'yo o sa nagawa sa'yo ng kung sino man yan. But let me tell you this. Your higher purpose is to keep on going. Yes, it's not easy. Yes, there are waves. Maraming alon sa buhay. Ang lalaki, ang tataas ng alon sa buhay. Yes, pwede kang madapa. Pwede tayong madapa along the way. But I will keep on going. Why? Because I know my worth. You know your worth. And remember this, okay? Paliparan National High School, you were not created to give up. Hindi ka create ni Lord para lang mag-give up. Hindi ka create ni Lord just to end your life. You were created to keep on going. You know what, students? My mom would always say this sa akin. Gail, people will always disappoint you. Pag tumingin ka sa tao, walang kasiguraduhan. Di ba? Tumingin ka sa magulang mo, maraming nakaka-disappoint na ginagawa. Maraming hindi natupad na pangako. Tumingin ka sa gobyerno, maraming nakaka-disappoint. Tumingin ka kahit sa school, maraming nakaka-disappoint. Tumingin ka sa co-faculty mo, maraming nakaka-disappoint. Tumingin ka sa barkada mo, maraming nakaka-disappoint. Tumingin ka mismo sa sarili mo, ang dami nakaka-disappoint. But when you focus your eyes on Jesus, His will and purpose in your life will satisfy you. Take note of the word, will satisfy you. Probably you know the story of my life and you know, di ba, na anak ko ng pastor, tapos nagloko ko, tapos nagbisyo ako ng 11 years, and then kahit naging victim ako ng gang rape, and hindi ako blameless sa pagkakagang rape na yun because my lifestyle is not proper, okay? I'm not blameless, and but that led me na magkaroon pa ng mas matinding pride and hatred sa Panginoon at sa mga tao sa paligid ko. And because of, yan, nag-drugs din ako. And because of that also, I entered escort service for 4 years hanggang sa plinan kong patayin ni mama ko at kuya ko and many more. Hanggang sa nag-suicide ako for 3 times dahil nagkaroon ako ng 7 kaso. But honestly, kabataan, every time I think of that moment that I had thoughts, a lot of thoughts, and I have gestures of killing myself. But imagine this. If that happened, and sad to say, I was able to end my life, I will never, ever see what God has planned for me. Imagine. Sobrang nakakalungkot na hindi ko nakita ang Rescue Kabataan. Pwede kasing magkaroon ng Rescue Kabataan, hindi ako yung founder, pero di ba, ang saklap kasi hindi ikaw yung nabigyan ng chance na mag-start ng movement na to. I will never ever be able to go to different places, to different countries to represent the nation. I will never ever be I have a husband, di ba? Because I ended already my life. I will never ever have this family and serve this nation, serve you, and be your speaker now if I completed ending my life. But you know what? Kung alam ko lang yung tatlong tinuro ko kanina sa inyo, right response, make a choice, and then keep focused and keep going, I will never ever do the same things again. Never. Kahit sabihin niyo pa na, hindi Ate Abby, kung hindi mo yung gawa, hindi ka magiging ganyan ngayon. No, I believe that God can still make me the woman I am now without those experiences. God just turned miraculously those experiences into one big breakthrough. Okay? Now, aside from that,
ayoko nung patagalin yung testimony, you can search na lang yun sa internet, pero I want to focus doon sa nung nag-rescue kabataan na ako, okay? Maraming struggles, okay? Don't get me wrong. I love what I'm doing, but the reality here is, at first, no one wants to believe rescue kabataan. No one. To the point, people are mocking me, people are telling me that who will believe na mag-rescue ako ng kabataan, eh dati akong prostitute, eh dati akong drug addict, and then people are throwing my past against me, and that is so discouraging, that is so disappointing, na to the point na sabi ko sa mama ko na ganito ba kapag gusto mo maglingkod sa Diyos at gusto mo maglingkod sa bayan, ganito ba ang kapalit, mga ganyang linyahan, and to the point na the Lord allowed me to experience emptiness, as in wala akong pera, to the point na humihingi ako kahit pantubig ko lang. Okay? So, why? Nakaka-disappoint. And but you know what? Maybe I can say, definitely I can say that what helped me most during those time that I felt I was alone, I felt that the words na naka-hurt sa akin, yung mga actions na naka-hurt sa akin, may isang bagay na nakatulong sa akin. And that is yung number 3. I know my higher purpose. I started to ask the Lord, what is my higher purpose in life? Yun na yun. Oh, nag-suicide ako, tapos hindi natuloy, tapos eto pa rin ang buhay ko ngayon. Yun na yun. And that moment, when I knew that I have a higher purpose in life, I definitely know that God is not offering happiness alone. Remember what I told you? Na disappointments, depression can steal our happiness. Pero the moment I na-realize ko, wait, Abigail, God is not offering happiness alone. He already gave, and He still wants to give you joy rather than happiness. Why, kabataan? Okay? Because He is the giver of joy. It is unlimited. Itong joy na ibibigay niya sa'yo ngayong araw na to, it is unlimited. It's for free. It is secure. Alam mo yung mawala na yung jowa mo, talikuran ka na ibang tao, magkaroon man ng panibagong challenge sa life mo, it is secure yung joy na yun. It is overflowing. It is not like happiness na pwedeng masaya ka ngayon pero mamaya hindi na. It is unending joy. Na kahit disappointments, kahit na nagkaroon ka ng depression before, hindi neto kayang nakawin yung joy na yon. And that joy that I've experienced is to know and believe and hold on that you and I have a God who is with us in this journey. That moment, I started to hold on that we have a God who sees and hears every pain, doubts, fears, cry. Yung pag-iyak mo ngayon, yung loneliness na nararamdaman mo ngayon, yung longingness, yung emptiness na nararamdaman mo ngayon. We have that God who never forgets His promise that whoever call unto His name shall be saved. That moment, you know my story, I called to God and He rescued me. Kaya nagkaroon ng rescue kabataan. And having our God, we don't need to fake our smile. Hindi mo kailangan pikiin yung smile mo. Because we can have that joy that He is very much willing to give if you accept Him as your Lord and Savior. And believe me, kabataan, this is not an easy process. Hindi to instant pagkatapos na tong webinar na to, okay na okay ka na. Pwede okay ka na. Tapos bukas, bigla na, ay na naman yung mga thoughts ko. But you know what? If you have God and you know your purpose, okay, wait lang. Sabi kahapon sa webinar, I should know my higher purpose. Okay, I know my higher purpose. My higher purpose is to continue living, is to continue fighting, so I will not give up. I will keep on going. And remember this verse, 2 Corinthians 4, 16 to 18. I will end on this. Sana masa ulo nyo to or masulat nyo to sa mga notebooks ninyo. Remember this, ha? So we are not giving up. Ito yung version ng verse ito. We are not giving up. How could we? Di ba? Yung parang, paano mo nasabi mag-give up ka?
Okay? Even though on the outside, it often looks like things are falling apart on us. Alam mo yun, sa mata ng tao, sa physical appearance mo, hirap ka na, nakikita na talagang nasa challenge ka sitwasyon mo to, yung pain, yung cry mo. But listen to this, on the inside, where God is making new life, not a day goes by without His unfolding grace. The mere fact, nakasama ka namin ngayon sa webinar na to, that is God's grace. It is His unfolding grace. Walang araw na hindi tayo binigyan ng grace ni Lord. Okay? These hard times are small potatoes. Sabi pa dun sa 2 Corinthians, these hard times are small potatoes compared to the coming good times, the lavish celebration prepared for us. How can you experience that celebration if you want to end your life? If you will not deal with that depression and that disappointments in life? There's far more here than meets the eye, sabi doon. Marami tayong hindi nakikita ng sarili lang nating mata. Hindi natin makikita kasi temporary lang nga yung nandito sa mundo eh. The things we see now are here today, gone tomorrow. But the things we cannot see now will last forever. And that, God prepared us for that best future, for that best, okay, for that best moment in our life. We can have it if we will accept Him as our Lord and Savior. And with that, we have a God who rescues us from those dark moments of disappointments and depression. As I end, students, gaya nga na sinabi ko kanina, this is not an easy process. That is why, please make a choice to have your accountability partner. You can choose one of your teachers, someone who is matured, more matured than you. Okay, I hope more matured than you. Or huwag ka na lumayo. Sana you can consider, or hindi consider, sana you can make a choice that your parents can be your accountability partner as well. Open up to them. Make a choice. That can be one of your best response that you can do every time na inaatake ka ng depression, ng disappointments in life. Paano ka magiging positibo sa laban ng buhay na to? You need God. God is the first and the only, okay, the only person who can give you the best positive answer. And that is His love. His love is the best love that we can ever have. Okay? So I hope you guys learned a lot from this webinar. Again, application. Pagkatapos nito, make a choice na magkaroon ka ng accountability partner na mapagsasabihan mo, mapaghihingahan mo. And after this, always tell to yourself that you have a higher purpose in life. So I will keep going no matter what. So I am opening this time now for our question and answers. If you have questions that we can read, then probably we still have enough time to, I can still ask.